Hi guys, good morning and welcome to CNB Exotics. This episode having a special shout out for baby Neo Eliseo Linga. Thank you for supporting us and loving animals. Hi guys, ang content dapat namin ngayon is all about food. Pero maraming bagay na nangyari na hindi namin inaasahan. Meron kami nakitang pagong na naghuhukay. Nung nag-video kami at pinanood namin siya, may napansin kaming kakaiba. Ito ay hindi na naghuhukay. Tinatabunan na yung butas na ginawa niya. So ibig sabihin, tapos na siya mangitlog. So naghanda na ako ng tub at nilagyan ko ng perlite. Ang perlite ay madalas ginagamit sa mga halaman. Pero maganda rin silang gamitin para sa mga incubation substrate ng mga reptiles. Pinuno ko lang yung tub ng perlite hanggang umabot sa mga buta sa gilid. Pagkatapos nito, babasain ko na lang. Ngayon, subukan natin kunin yung mga itlog. At kailangan ingatan. Kung hindi kasi natin kukunin yung mga itlog, mababa ang chance na mapisa ito. Lalo na ang lugar na to ay laging basa at baka maging sanhi ng pagkalunod ng itlog. Bilangin na lang natin kung ilang itlog ang nilabas ni Mommy Turtle. At ang mahalaga sa paste na to, kung paano natin nakuha ang mga itlog sa lupa, dapat ganung orientation din natin siya ilalagay sa perlite para maiwasan ang pagkalunod ng embryo sa loob ng itlog. Kung makikita nyo sa loob ng butas, ito ay basa na at puno na ng tubig. Kung ito'y papabayaan natin, maaaring malunod lang ang mga itlog. At dahil hindi natin naabutan ang pag-itlog niya, ilalagay ko na lang yung video na nakaraang taon para makita nyo kung paano sila nangingitlog. Kailangan natin maasigurado na walang maiiwan na kahit isang itlog. Nakakuha tayo ng 7 itlog at mukhang okay naman yung mga sukat nila at wala naman nabasag. Ang susunod ay lilinisin natin ang mga itlog. At importanteng-importante na hindi natin mabago ang mga posisyon nito. Kakatapos lang natin linisin yung mga itlog at meron namang tumabing pagong sa atin. Si Atlas. Chinek ko yung mga itlog at mukha namang lahat sila ay fertile. Ibig sabihin, maaaring silang lahat ay mabuhay. At kung mapapansin nyo, mayroong mga parang kakaibang kulay sa gitna ng itlog. Senyales to na may buhay ang loob ng itlog. At ito yung pagong na ng itlog. Isa siyang red ear slider. Good job, Mommy Turtle. At ayun naman yung tatay. At ngayon, i-check natin kung merong vacant na incubator.
Itong mga incubator na to ay ginagamit sa mga manok. Pero tingin ko meron kasing laman, so hindi natin sila magagamit. So gagawa na lang tayo ng DIY incubator. Ang kailangan lang natin ay isang icebox at isang water heater. At importanteng lagyan natin ng petsa ang mga itlog para alam natin kung kailan ito mapipisa. Aabutin to ng 50 to 60 days. Una, lagyan natin ng tubig ang icebox. Sunod, lagyan natin ng bato para tungtungan ng mismo mga itlog. At pangatlo, ilagay natin yung mga itlog sa ibabaw. Importanteng hindi ito mababasa ng tubig. Pang-apat, ilagay natin ang water heater sa loob. At ilusot natin yung kordon sa butas ng takip. At isaksak na natin to. Ang mga itlog ng pagong ay nagbabase sa temperature. Kung sila ay magiging babae o magiging lalaki. At kung in-incubate sila ng 22 to 27 degrees Celsius, sila ay magiging lalaki. At kung incubate sila ng 27 degrees Celsius and above, sila ay magiging babae. At dahil napagod ang ating pagong, papakainin natin sila ng mga protina para mabawi niya yung lakas na nawala sa kanya. So guys, panoorin nyo na lang muna silang kumain. So guys, hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo makita ang mga pagong natin. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button and subscribe.